Ayan, pwede mong tingnan yung katabi mo. Ayan, sinabi nating identity, of course, no, yung pagkakilanlan at katauhan ng isang tao. This message was birthed, no? One of the points last Sunday, yung paano naging 10 times better si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. This is our first point, our identity in Christ. So, if you want to be a 10 times better, just like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, so this is one of the things that they focus, no? They did not allow the Babylonian Empire to change their identity. Hindi nila hinayaan na mangyari yon. They were given a Babylonian names, but it doesn't really mean that kasi gusto ng Babylonian na baguhin ang kanilang pagkakilanlan sa sarili nila, yung kanilang katauhan or yung identity nila, pero hindi sila pumayag. Even yung food, di ba? Even yung food, yung diet nila, so gustong palitan yon. Kasi bakit? What you eat is what you become. What you entertain is what you become. And later on, it will going to control you. So, this time, no, itong identity na to, napaka-importante nito. Kasi kapag hindi natin alam yung identity natin, yun tinatawag na identity crisis. And isa yan sa mga ginagamit ng kaaway ngayon para ma-confuse, no, yung mga tao na sino ba talaga siya at sino ba. Kasi ang ginagamit ng kaaway ngayon yung opinion of others. Because of the opinion of others, dahil sa sinasabi ng iba na hindi ka magaling, ay ganito ka, kagaya ka rin lang ng tatay mo, kagaya ka rin lang ng nanay mo, ay kagaya ka rin lang ng tita mo, kagaya ka rin lang ng ganyan. Sometimes, no, yung mga malalapit sa atin, because of those words, those demeaning words, no, that can destroy our self-image, that will affect our identity. And sa in other side, no, sa other side naman yung encouraging, di ba? Kaya marami din na mga hindi di ba, yung malakas ang self confidence, no. Pero titingnan natin ngayon, sino ba talaga tayo sa harap ng Panginoon, no? Satan try to destroy us, no. Alam niyo po, no, si ang kaaway ay ang purpose po niya is i-destroy po tayo, no, i-distort, i-destroy, and then itago, no, yung katotohanan na kung sino ka. And at hindi lang ho yun, no, yung talagang sirain yung image ng Lord na binigay sa atin. Alam niyo ho, si Satan hindi niya ho kayang labanan ang ating Panginoon at hindi niya kayang saktan si Lord. The only way na ginagamit ng kaaway para masaktan ang ating Panginoon, kapag sinaktan niya, no, yung mga mahal ng Diyos, dun siya gumagante. Pero pagdating kay Lord, Satan between God, no, talo si Satanas, di ba? Pero the only way na makakaganti siya or masasaktan niya si Lord by changing our identity, nasaktan niya at palitan niya yung pagkalikha sa atin ng Panginoon. Our verse, no, particular verse dito po sa topic natin, ito pong 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. No? This is our passage for this preaching, no. It's about identity. But you are chosen people. So yan po, maliwanag. But you are. Okay? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, but you are. Ayan. So we are chosen people, a royal priesthood, ayan, a holy nation, a people belong to God. Ayan. That you may declare the praise of Him. Ayan. Who called you out of darkness into His wonderful light. So, yan po tayo, no? And then, verse 10. Once you were not a people, yan. Once we are not a people of God, yan ibig sabihin yan. But now you are the people of God. Ayan. Once you have not received mercy, dati hindi natin naranasan yan. But now you have received mercy. So, dito po yung ating foundational text, dito po sa ano yung identity natin. Our identity, no, we are chosen people of God, a royal priesthood, no, a holy nation, a people belong to God, that you may declare the praise of Him. Ayan po, no, makikita natin dyan. Pero alam nyo ho, Satan tried to destroy, Satan tried to erase, Satan tries to hide, no, yung ating ano, yung ating identity, yung gustong i-distort ng kaaway yan. No, how does Satan, paano yan nadidistort ng kaaway? Yun nga, yung by the opinions of men,
yung mga masasakit na sinasabi ng minsan mga taong nakapaligid sa atin, tapos tumatatak sa isip natin yon hanggang maitanim sa puso. Kaya you are a loser, you are, in fact, no, makikita natin, we are born a victorious, we are born a winner. Diba, alam nyo naman yan, yung kapag sa biology, diba, yung paano nabuo ang bata, diba, ikaw yung lumangoy-langoy na sperm na nakapag-penetrate dun sa egg ng nanay. So dun pa lang makikita natin na katunayan na bago ka pa isilang, bago ka pa mabuo, ikaw na ay isang mananagumpay. Okay? I would just like to begin my topic. Meron akong isang kwento. Ayan, mukhang napapadalas ang kwento natin ngayon. Ano? Meron akong isang kwento. Itong kwento na to ay patungkol sa isang batang elepante. Okay, itong batang elepante na to, bata pa siya, nakuha na siya. Siyempre dahil bata pa siya, itinali siya. Di ba usually yung elepante nasa gubat siya, nasa jungle, di ba? So itinali siya nung bata siya. Maliit lang yung tali niya, parang yung tali lang ng, siyempre maliit lang muna eh. Yung tali lang ng pang-aso lang, di ba? So hanggang sa itong bata na to, naglalaro, batang elepante na to, naglalaro. So ngayon, siyempre kung gaano lang kahaba yung ano, kung gaano lang kahaba yung tali, kapag meron siyang gustong kunin, tatakbo siya. So kapag hanggang doon lang ang pisi o haba, mapipigilan na siya. Kapag tatakbo siya na ganyan, mapipigilan na siya. So hanggang doon lang siya. Doon, kung saan aabot yung kable o yung tali niya, parang ikot-ikot lang siya na paganon. So hanggang sa palaki na siya ng palaki, no? Tapos yung tali na yon nakatusok lang doon sa isang maliit na bakal na landon. So hanggang sa lumaki na siya ng lumaki, so ganun pa rin, no? Nasanay na siya na hindi siya makapunta doon sa gusto niya, doon sa lugar na yon, kasi nga nakatali siya. Hanggang sa lumaki na siya, naging full-blown na siya na ano? Full-blown na siya na elepante, malaking-malaki na siya, no? Pero may tali pa rin siya. No, may tali pa rin siya na nandoon pa rin. So hanggang sa meron siyang gusto sa isip niya hindi niya kaya kasi nga nasanay siya na simula nung maliit siya na nandoon. Diba? Maglalakad lang siya, doon lang kung saan aabot yung tali, doon lang. Doon lang yung kanyang ano, doon lang yung kanyang alam niya na nasa isip niya na kaya niya. No? Hanggang sa yun, dumating yung punto na ganun. Tapos, meron silang naging bisita. Itong may-ari ng elepante na to, merong naging bisita. Tapos, siyempre, alam naman natin yung elepante, gumaganon sila, di ba? Tapos, siyempre, sobrang laki niyan, maapakang ka niyan, di ba? Parang madudurog ka or mapipitpit ka, di ba? So, ganun yung nangyari, nagkaroon ng bisita, tapos, may lumalapit. No? May lumalapit. Ayan, may naglulus. may lumalapit na ano, na yung bisita, no, lumalapit sa kanya hanggang sa ano, hanggang sa ayan, may lumalapit sa kanya hanggang sa ano, hanggang sa sabi natatakot sila. Natatakot sila kasi, 'di ba? Natatakot sila, natatakot yung bisita niya kasi ang laki. Baka dambahin sila or ano, 'di ba? Siyempre kung hindi naman sanay. Tapos hindi, sabi niya, hindi makakalapit 'yan. Bakit hindi makakalapit, 'di ba? Eh kasi tingnan niyo, sabi niya, lapit man tayo dito, 'di ba? Lapit man tayo dito. So gusto niyang lumapit, pero kapag tumama na 'yung ano, kapag tumama na 'yung tali dito sa ano niya, 'yung mahihila na siya ng konti, no? Hanggang doon na lang siya. Hindi na siya makapag-move on. Hindi na siya makapag-push through. Hindi na siya makaalis doon. Bakit? Kasi makikita natin dito yung gusto kong i-drive dito, yung ano eh, yung kahit na ang laki-laki na niya, no, hindi niya alam na nasanay siya doon sa environment niya na ganoon simula nung pagkabata niya. So hindi siya makaalis doon. Kasi nga sa buong isip niya hindi niya kaya. Hanggang sa lumaki na siya, siguro nung bata siya, maaaring hindi niya kaya. Kaya lang nung lumaki na siya, full blown na elepante na siya. Isang puwersa lang na ganun, bibikwas na 'yan at matatanggal na eh. Kaya lang, no? Hindi siya na brought out na ganun, na hindi siya lumaki na ganun. Kaya kahit ang laki niya, no? Kahit ang laki niya, hindi pa rin siya makaalis dun sa ganung klase ng sitwasyon at ganung kahaba. Kaya makita nung ano, makita nung bisita. Sabi niya, "Hiyo nga, no? Hindi siya makalapit dito." Natatawa sila kasi bakit ang liit lang ng tali. Tapos, ang liit lang na kung saan siya nakatali.
yung tali kung saan naka, ano. Tapos pag maramdaman na niya na parang hanggang doon na lang siya, babalik na siya hanggang sa iikot lang siya. So yung potential na nasa kanya, hindi niya nagagamit, samantalang ang laki-laki niya at ang lakas-lakas niya. Alam niyo, the same thing din, no? Kadalasan sa atin, may mga pagkakataon tayo na ang laki ng at dami ng potential na binigay sa atin ng Panginoon. Pero dahil nasanay tayo dun sa ganong klase ng environment, nasanay tayo dun sa limitation, nasanay tayo dun sa mga nakapaligid sa atin na ganon ang tingin sa atin at na-mold yung ating mga kaisipan na ganon, kaya hindi lumalabas yung potential at yung real identity ng itong elephant na to na wala. Ang tingin na lang niya sa sarili niya, aso. Ang tingin na lang niya sa sarili niya ay isang hayop na mahina na nandun nakatali lang, na hindi niya kayang sirain at hindi niya kayang umalis dun sa ganong sitwasyon. There are people like that, just elephant. Marami mga tao ngayon ay gagaya ng isang elepante na yun, na punong-puno ng potential, punong-puno ng lakas, punong-puno ng abilidad, no? He has all the means, no, para umalis doon, makapalaot, mag-enjoy. Pero because, no, yung identity niya na simula nung bata siya, na mold siya na hanggang doon lang ang kaya niya, hanggang doon lang, no, hindi siya pwedeng umalis, hindi niya kayang sirain at matanggal yung tali sa kanya. Alam nyo, minsan ganun po, ang dami pong tao na ganun. Kaya napakahalaga po nung topic po natin ngayon na our identity. Our identity matters, no? Our identity is very important because the way you see yourselves, no? The way you will going to react on situation. Kung gaano mo nakikita ang sarili mo, ganun ang reaction at ang gagawin mo para solusyonan kung ano man ang pinagdadaanan mo. Maraming mga tao ngayon, no, hindi na lumalaban, ginibap na yung mga pangarap, hindi na nila nakikita yung God-given potential sa kanila. Kasi bakit? Dahil lumaki at nasanay dun sa ganong klase ng environment. But I'm telling you, the message of identity, revealing God's identity in your life, if you will know who you are, just like the message of the song, I know who I am, your life will never be the same again. You will no longer, no, a slave of fear, you will no longer slave of poverty, you will no longer slave of I cannot, you will no longer slave of I'm inadequate, no, hindi na ganun yung magiging mindset natin, hindi na ganun yung magiging heart natin, at hindi na ganun yung mga sinasabi natin. So, titingnan natin ngayon mga kapatid, no, sino ba tayo? In fact, in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, makikita natin sa passage na yan, papaano tayo nilikha ng Diyos. Kasi para makita natin yung real identity natin, kailangan makita natin kung sino ang lumikha sa atin. Sino ba yung source natin? Then God said, this is part of the creation. Then God said, let us. In Genesis chapter 1, verse 26, ayan. Then God said, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over the livestock, over the earth, and over all the creatures that moves along the ground. So makikita natin dito, hindi ka basta-basta, no? Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa hugis at wangis niya. So verse 27, so God created man in his own image, in his own likeness, no? He created them, male and female, he created them. So maliwanag po, no, lalaki at babae po ang nilikha ng Panginoon. No, wala na pong iba doon. Dalawa lang, lalaki at babae. So makikita po natin dito, no, tayo nilikha ng Diyos. No, nilikha po tayo ng Diyos ayon sa hugis at wangis ng Diyos, in the image and likeness of God. So yun yung purpose ng kaaway, is to distort the image of God in our lives. To distort, to destroy, to hide, to erase. Yan yung gustong sirain ng kaaway. No, kapag binasa natin mga kapatid, no, pag binalikan natin yung, tingnan natin verse 28, pakituloy. God bless them, tingnan nyo, no, when the first creation, no, si Adam, no, at saka si Eva, no, makikita natin God bless them when they are in the atmosphere, in the state of living in the image and likeness of God, no, binigyan sila ng authority to rule. At hindi lang yon, they were given, no, the blessing of God in verse 28, and God blessed them. Ano yung ibig sabihin ng blessing dito? And he said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and every
living creatures that moves along the ground. So, makikita natin dito, no? In this particular passage in Genesis 1, chapter 26 to 28, when a person, no, come back to a Christ-likeness state of life, and then, dun palang sinabi ni Lord na, let them rule, and then God bless them. So, without Christ-likeness, there will never be multiplying ministries in our lives. Kung babalik po tayo dun sa original na paghalika sa atin ng Panginoon to the image and likeness of God, dun sa purpose ng Diyos, then the blessing of God will follow. Kaya makikita natin, our identity, no, is based on the one who created us. Tandaan natin, our identity is not dependent on how many properties do you have, how much money do you have in the bank, how big is your house, how beautiful is your car, di ba? How many cars do you have, how many money do you have in your ATM or in your bank account. No, hindi ho yun yung identity natin. Yun po yung sukatan ng tao. In fact, no, nasira ho yung ating image pagdating po ng ano, pagdating po ng Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, makikita po natin yan, yung pumasok yung kasalanan. Pumasok po yung kasalanan, yung disobedience, and it turned out rebellion because they did not obey God's instruction in their lives, no, during the time in the garden. So, when Genesis chapter 3, dumating po yung kasalanan. Pumasok po yung kasalanan. Yung kasalanan, sin distort, destroy, erase, or hide our original identity based on the original creation, intention of God's creation in our lives. Kaya tinitingnan po natin ito ngayon, kung makikita ninyo, no, yan ay lilikha ng Diyos. Nilikha po ng Panginoon ang mga puno, mga punong kahoy, 'di ba, pagkain, lahat po yan. Ayan po, sabi niya, no, sa verse 28, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and every living creature that moves along the ground. Ngayon po, noon pong panahon na yon, kahit yung mga leon, kahit yung mga mababangis na hayop, hindi po natatakot ang tao. No, hindi po natatakot ang tao noon dahil ang tao ho ang nagro-rule. Ngayon po, nung pumasok yung kasalanan, baliktad na ho. Ang tao na ang natatakot sa aso, 'di ba? Ang tao na ang natatakot sa leon. Noon po hindi ganoon, no? Ang tao ho ang merong authority. Ano pa? 'Di ba yung mga prutas noon, just like nung ubas, 'di ba? Ang ubas, dati pagkain lang 'yan, 'di ba? Hanggang ngayon naman. Pero yung ubas na 'yan, 'yun yung kumontrol sa tao, ginawang alak, at yung alak ngayon ang nagko-control sa tao. And then yung dahon naman, 'di ba? Yung dahon na dapat pagkain at dapat liliman 'yan, na makikita natin, no, makikita natin na ano, wag niyo na. Makikita natin na control ng dahon yung tao sa pamamagitan ng mga drugs. Amen. So makikita natin na wala yung control. Nawala yung authority. Kasi bakit nung pumasok yung kasalanan, no, sin of disobedience and turned out into rebellion against the authority of God because dahil sa hindi nila pagsunod, na distort, 'di ba? Pumasok yung kasalanan, na distort yung image ng Lord sa atin, sa tao. And then hindi lang na distort, Satan tried to destroy and erase itong ano, at i-hide yung real identity natin. Kasi kapag nalaman natin, nalaman ng mga bawat mananampalataya kung sino siya sa harap ng Diyos at kung sino ang Diyos sa kanya, ang buhay po natin ay babalik dun sa original intention at ng number one po na mai-restore sa atin yung Christ-likeness, yung buhay natin na naaayon sa kalooban ng Diyos at sa tingin at sa pagkalikha ng Panginoon. And then God will going to restore our authority. No, yung authority, bago po binigay yung authority, nilikha muna ang tao ayon sa hugis at wangis niya. Doon sa original intention na kung paano gustong gawin ni Lord ang tao. Kaya makikita po natin, before, sa Colossians chapter 1 verse 21, we become the enemies of God. Kasi po dahil doon sa pagkakasala, naging kaaway po tayo ng Panginoon dahil doon. In fact, in Colossians chapter 1 verse 21, ito po yung sinabi, this includes you. Ayan, kasama po tayo dyan. Who were once far away from God. Bakit po nangyari yung nagkasala yung tao? Diba sa Genesis chapter 3, dumating po yung kasalanan sa tao and then apektado po tayo doon. Namana po natin yung kasalanan na yun. No? Kaya sabi dito, once you were far away from God. It's when sin comes in Genesis chapter 3.
then from generation to generation, no? Then you were his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions. So because of that acts of disobedience and because of the sin from generation to generation na namana natin, sabi dito, we are separated from him by our evil thoughts. Dahil so, sa ating mga iniisip, no, dahil dun sa mga ating mga actions na labag sa kalooban ng Panginoon. No, pag tiningnan po natin sa Tagalog, dati, sabi diyan po sa Tagalog, no, nalilate lang yung aking tagapindot ng aking dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa iyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ayan, dati. So, ibig sabihin, ngayon, makikita na saan yung dati na yon. Pumasok po yan sa Genesis chapter 3. And then from generation to generation. In Romans chapter 5 verse 10, tingnan din po natin yan. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him. Ayan. Tayo po'y na-reconcile to Him sa ating Panginoong Jesus through the death of His Son. Ayan, dahil po sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. No, how much more, having been reconciled, no, shall be saved through His life. So makikita po natin dito, dahil po dun sa biyaya ng Panginoon na isinend niya yung kanyang anak ng ating Panginoong Yesus, dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, tayo po ay na-reconcile. Amen. At tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan mula dun sa kasalanan at mula dun sa kapahamakan. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. No? And in Isaiah chapter 59 verse 2, kaya po ito po yung dahilan kung bakit po hindi naririnig ng Diyos yung ating mga panalangin, yung mga panalangin ng karamihan. Ito po yung nagiging hadlang kung bakit, no? Sabi po ng Isaiah, in Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. So what separate man to God is the iniquities. Ano po yan? Yung po yung kasalanan. Yung sinabi po kanina nang binasa natin sa Colossians chapter 1 verse 21, ano pong klaseng kasalanan yon? Yung maruming kaisipan at yung mga maling gawain. Okay? But you have separated your iniquities, no? Or your iniquities had separated you, no? From God. Your sins, ayan po, your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Dahil po dun sa kasalanan, yun po yung nagtatago at umaharang, no, para mapakinggan po ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya makikita po natin, dyan po nadidistort at dyan po, mga kapatid, sa pamamagitan ng kasalanan, kaya hindi naririnig ng Diyos yung ating panalangin. Amen po ba? Tuloy po natin sa verse 2, it is your sins that have cut you off from God. Dahil po sa kasalanan na natin, kasalanan ng tao, yun po yung nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Because your sins, He has turned away and will not listen anymore. Kaya po, yan po, no, dahil hindi ho na-restore yung relationship natin sa Panginoon, hindi ho maririnig ng Diyos yung ating panalangin dahil merong humaharang. No, hindi dahil ang Diyos ay hindi sumasagot sa panalangin, kundi sa mga nakaraang buhay natin at klase ng pamumuhay natin, yung kasalanan ang umaharang para hindi marinig ng Diyos yung ating panalangin. At yung sin, yun yung dahilan. Pero tandaan natin, ginawa na ng paraan ang kasalanan. Yun ang ating Panginoong Jesus. That's why He came here on earth. No, he was sent by the Father, no, ang ating Panginoon, na isinugo niya ang ating Panginoong Jesus na para ibigay niya ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo, na ang sino mang maniwala at manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin, just like when John saw Jesus, no, when he was about to be baptized, when he saw the Lamb, no, when he saw Jesus, here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world. So Jesus' blood, no, has the power to forgive, has the power to cleanse, has the power, no, na nalinisin yung kasalanan ng sanlibutan. Okay? Kaya, well, here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, Jesus' blood has the power to cleanse us, has the power to save us. That's what happened. No, yun po yung papaano nangyari at na-distort yung identity ng tao. Yung identity po natin. If we are in Christ, we are a new creation. Kung tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Ang tingin po ng Diyos sa atin, hindi na yung lumang pagkatao. Ang tingin po ng Diyos sa atin, tayo po ay
bago na. We are a new creation. Hindi ibig sabihin na ikaw ay bagong panganak, no, na sinasabi ng Bible na born again, it's an experience. It's not a religion. But everyone who wants to be saved must experience born again in the Spirit, born of water into the Word of God, the newness, the love of God, the message of the gospel, no, and then our spirit. Yun po yung naboborn again. That is not a religion. That is an experience that everyone who wants to be saved and everyone who put their trust on Jesus and who believe that Jesus died on the cross for him, for us, and to all of us, then he will be saved. Okay, so makikita natin, new life begins sa paating Panginoon. Ang bagong buhay ay nagsisimula sa ating Panginoon. In fact, in 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 17 and 18, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, and we do so no longer. So makikita natin dito, dati iba yung point of view natin ng pamumuhay. Iba, dahil iba yung ating pag-iisip, iba rin yung klase ng reaction at pamumuhay natin araw-araw. Dahil hindi tayo nagkaroon ng tamang relasyon at pagkakakilanlan sa Diyos, kaya nabubuhay tayo dun sa ating lumang katauhan. Verse 17 ng 2 Corinthians chapter 5. Therefore, if anyone is in Christ, ayan po, no, ang sinuman ang nakay Kristo, he is a new creation. Siya ay isang bago ng nilalang. So kapag tayo na kay Kristo, hindi na ho tayo nabubuhay dun sa luma nating katauhan. Okay, are you listening? So, yung lumang katauhan, yun po yung pagsuway. Yun po yung pamumuhay dun sa kalooban ng sarili natin. Therefore, if anyone is in Christ, we are a new creation. Okay? The old has gone and the new has come. Ito po yung bagong identity natin. No? Ito yung kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, sa puso natin, wala na po yung luma, tayo po'y bago na. So, this is our new identity. Our identity, no, dito sa relasyon natin sa Panginoon. Nung sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong identity. Kaya pag binalikan po natin yung ating foundational text kanina, yung 1 Peter chapter 2, no, 1 Peter chapter 2, verse 9, sabi po dyan, but you are chosen people. Yan po, tayo po'y pinili ng Diyos. A royal priesthood. Okay? A holy nation. Ayan. A people belong to God. That you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So dati po, nabubuhay tayo dun sa darkness. Ngayon po, nandito na tayo sa liwanag. So yan po yung ating bagong identity. Okay? Verse 10, once you were not a people, ayan, dati hindi tayo bayan ng Diyos, but now you are the people of God. So ano po ang nag-ano sa atin, nag-distort sa atin, nagpahiwalay sa atin? Yung kasalanan po. Yun po yung sumira ng ating image, yun po yung nag-distort, nag-erase. No, buti na lang ho, no, isinugo ng Panginoon, ng Ama, ang kanyang anak para mabago at magkaroon po na ma-restore po ulit sa atin yung our identity in Christ. Dati, yung mercy wala sa atin, but now we have received God's mercy. Kaya, tingnan nyo ho, in Jeremiah chapter 1 verse 15, makikita natin sa Jeremiah chapter 1 verse 15, before I formed you in your womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. So makikita po natin dito, no, mga kapatid, na bago pa tayo ipinanganak, kilala na tayo ng Lord. Pinili ka na ng Diyos. Sinet apart ka na ng Panginoon. Kaya nga, makita mo ngayon, naging Kristiyano ka, di ba, naglilingkod ka kay Lord. Pero kailangan, bumalik tayo dun sa tamang identity natin. I appointed you as a prophet to the nation, so God has appointed us. Also, in Ephesians chapter 1 verse 4, makikita po natin ngayon sa Ephesians chapter 1 verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world. Pinili na tayo bago pa likhain yung mundo. At ito yung binaka-intensyon ng Diyos, di ba? For He has chose us in Him before the creation of the world to be holy.
Ayan. And blameless in His sight. Yan po yung original na paghalika sa atin ng Lord dun sa binasa natin kanina sa Genesis chapter 1, verse 26, 27, and 28. We are created into the image and likeness of God. So ito ho sa Ephesians chapter 1, verse 4, inulit po yan. No? He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless into His sight. So yun po yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya po tayo nilikha ng Diyos. Kaya dun po tayo gustong ibalik ni Lord. Dun sa blameless, yung holy and blameless. Yung purity. Yan po yan. Dun po tayo gustong ibalik ng Panginoon. Amen po ba? May natututunan po ba tayo ngayon? I'm just laying the foundational verses so that no, we can convey. We can para mas lalo nating maintindihan, we can understand and identify where we are right now. Saan ba tayo ngayon? Nandun pa tayo sa tamang identity natin? O nandun pa tayo dun sa bridge ng may crisis sa identity mo or hindi nangyayari at hindi pa narating yung kalooban ng Diyos at disenyo ng Diyos para sa identity ng ating mga sarili. Also, in John chapter 1 verse 12, it is very clear no that we are sons of God. All of us we are created by God, not all are sons of God. Okay? Lahat po ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. In John chapter 1 verse 12 to 13, it is very clear no sino lamang po ang anak ng Diyos. Ulitin ko po 'yan ha. Lahat po ay nilikha ng Diyos, pero ay hindi lahat ay anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12 to 13, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ayan po, no? Lahat po ng sino? Those who receive and those who believe in His name. Kanino po pangalan? Sa ating Panginoong Jesus. Then, He gave them the right to become children of God. So, maliwanag po sa passage na to, yung mga naniwala at tumanggap sa ating Panginoon, sila po yung binigyan ng karapatan na para maging anak ng Diyos. Lahat po ay nilikha ng Diyos, pero hindi po ibig sabihin lahat ay anak ng Diyos. And Romans chapter 8, verse 14 to 15, for we are led by the Spirit of God, are sons of God. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So, ngayon po no, kung tayo po ay pinapangunahan no ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. Maliwanag po 'yan. So, hindi lang po 'yung mga tumanggap at naniwala, doon din 'yun din pong mga tao na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ang nangunguna sa atin, nagko-convict sa atin, ang nagli-lead sa atin. Ang nangunguna sa atin, yun din po ay katibayan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? Verse 15. Tingnan mo natin sa verse 15. For you did not receive the slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as son by whom we can cry, Abba, Father. Eh, ayun po, no? Yung Spirit of adoption, ibig sabihin, dati po, no, dahil tayo nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos. Tayo nagsinungaling, tayo gumawa ng kasalanan, eh ang the father of lies, alam naman natin kung sino 'yan, 'di ba? The father of rebellious, 'di ba? Lucifer rebel against God, 'di ba? And then he turned out to be a Satan later on, 'di ba? Dahil sa pagre-rebel din niya. Tama, eh tayo ganun tayo dati. 'Di ba? We belong to the kingdom of darkness before, but thank God for his son Jesus, our Lord Jesus Christ, who gave up his life to the cross para patawarin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at tayo naniwala at tumanggap. No, kaya yun ang magiging katibayan na tayo ay anak ng Diyos. Are you learning right now? So now, yung identity natin, if I may going to give you some points to this passage or to this preaching particularly, yung identity natin, para malaman natin yung identity natin, mga kapatid, no, sa lahat po ng nakikinig ngayon sa live stream, if you really want to know your identity, number one, know the source of your identity. So kailangan kilalanin natin no, kung sino yung source ng ating identity. Because there are people, just like the part of my introduction kanina, ang daming tao, kung ikaw ay mayaman, yun yung identity mo. Kung ikaw ay mahirap, yun ang identity mo.
kung ikaw ay may maraming pera sa bangko, yun ang palagay mo na identity mo, di ba? Kung meron kang magandang sasakyan, di ba? There's nothing to do with those things. Amen? So yung real identity natin, para makita natin, no, tingnan natin at alamin natin, no, kilalanin natin kung sino yung lumikha sa atin. Who is the source of our identity? Knowing God will going to help us to know ourselves. Yung kilalanin natin ng Diyos, no, i-search natin at magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, ay matutulungan tayo para makilala natin ang ating mga sarili. Because in order for us to really understand who we are, is by understanding and searching and knowing who God is, who created us. At saka yung original intention ng paggalika ng Diyos sa atin, no, mapapaisip tayo at magkakaroon tayo ng tamang pananaw at magkakaroon tayo ng tamang pagkakakilanlan sa sarili natin kapag inalam natin at sinaliksik at kinilala kung sino yung source at kung sino yung lumikha sa atin. And of course, that is God. That's part of the introduction passage na mga sinabi ko kanina, na mga verses. So, yet to all who received Him, to those who believe in His name, they were given the right to become children of God. So tayo po yun, kaya po tayo naging anak ng Diyos, no, dahil tayo ay naniwala, tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus. So pinakita kanina in Genesis chapter 1 verse 26, 27 and 28, so we are created by God into His image and into His likeness. In order for us to really understand our identity, we should know the source of our identity. We should know, no, kung sino ang lumikha sa atin. Sabi ng iba, no, sa biology ba yon, na ang tao daw galing sa unggoy, di ba? Sa science, di ba? Ewan ko kay Darwin ba yon? Okay, di ba? Anong tawag doon? Ha? Evolution theory, di ba? Yung galing sa unggoy, tapos may buntot, nawawala yung buntot, di ba? Yung mga ganyan. Hanggang sa parang naging tao ang dating, di ba? Pero hindi ho yun, ano? Walang basis po yun. Pero ito, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na tayo po ay nilikha, no, ng Diyos. Kaya in order for us to really understand our identity, know the source of your identity. That is no other than our God. And para maintindihan po natin, na-search po natin ang ating Panginoon, ay kailangan magbasa po tayo ng Bible. Magbasa po tayo ng kasulatan ng Panginoon na kung para maintindihan natin, na kung makilala natin at magkaroon ng tayong tamang relasyon sa Kanya, no, sa pamamagitan po ng Kanyang salita. We read what the Bible says about your identity. Yun po yung kanina, yung binasa natin. When we spend time with the Word and His presence, then God will going to reveal Himself to us. And He will going to reveal who we are. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng pananatili po natin sa presensya niya, no? Number two, no, dito under po ng topic natin dito sa identity, walk according to your new identity in Christ. So dati po ang buhay natin ay malayo at kalaban ng Diyos, sabi po ng binasa natin kanina, dahil sa kasalanan. Pero ngayon tayo po ay may bago ng identity sa Panginoon, no? Tayo po ay anak ng Diyos, tayo nilikha ayon sa hugis at wangis niya, at tayo po ay hindi lang basta nilikha, kundi merong purpose si Lord sa atin. That God has a purpose, that's why He created you and me. He created humanity. It is mentioned there, no, when the man, they were created in the image and likeness of God, God has given them, no, man and woman, di ba? God has given them the authority. God has given them the mandate. Ano yung mandate na yon? No, they need the blessing of God for them to fulfill and for them to accomplish God-given mandate in their life. Doon po sa Genesis chapter 1 verse 28. Ano po yun? Be fruitful and increase in number. So ibig sabihin po, part ng pagkalika sa atin ay tayo maging fruitful. Kaya mga kapatid, yung pangalawa, walk according to the new identity in Christ. So ano po yun? Be fruitful. Yan ang sabi, di ba? Sabi ng Genesis 1:28. Diba? Be fruitful. So yan po yung dapat na makita natin. Diba? Yan po yung dapat na manifestation ng identity natin. Yung walk according to the new identity in Christ, yan po yan. Tingnan, pakibalik po natin sa Genesis 1:28. Ano po yan? Kapag nandyan yung blessing ni Lord, kapag bumalik tayo dun sa tamang identity natin, the blessing of God will follow. Amen?
when we go back to the original intention of Christ-likeness state of life, then the blessing of God, God bless them. And then binigyan ng ano ba yung ibig sabihin ng blessing, di ba? At ito, iniisa-isa. Kasi kapag bless ka, ito yung manifestation ng blessing. And said to them, be fruitful. So ibig sabihin, yung pagiging fruitful ay kasama na ho sa paggalikha sa atin ng Panginoon. Hindi na ho tayo magiging trying hard na maging fruitful. It's just innate sa atin. When we go back to Christ's likeness, no, when we go back to the image and likeness of God. And then increase in number. Kaya tingnan nyo ho, bawat tao merong capacity to produce, merong capacity to be fruitful. Kaya tingnan nyo, kapag nag-asawa yung babae at yung lalaki, so magkakaroon po sila ng supling, magkakaroon po sila ng anak, no? Pwede pong manganak at pwedeng makapag-produce. Kasi yun po yung ating identity, yun po yung disenyo ng Diyos sa atin. No? And then fill the earth, and then subdue it. Rule over. So yan po yung binigay na identity sa atin ng Lord. Hindi ho tayo matatalo ng problema, hindi ka matatalo ng sitwasyon sa buhay, hindi ka matatalo ng alak, hindi ka matatalo ng drugs, hindi ka matatalo mababandage ng ano pamang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, because God has given us the authority or the rulership na ibinigay sa atin ng Panginoon. That is our identity. That's why, let us walk according to the new identity that Christ has given us. In fact, kapag titingnan mo, hindi naman new yan eh. Kaya new sa atin ngayon, dahil kadalasan sa atin, hindi natin naiintindihan yung original na paghalika sa atin ng Panginoon. This is our identity. To be fruitful, no, as you are leading people, and then sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, sa pag-business mo, inilikha ka ng Diyos para maging fruitful, para mag-increase. Amen? Para hindi lang mag-increase, kundi mag-subdue. Ibig sabihin, mag-expand. Amen? Mag-rule, mag-dominate. Yan ang disenyo ng Diyos sa atin. No, bakit? Bakit kaya hindi ka agad sinabi ni Lord, and God bless them? Hindi, kasi kapag hindi dadalo yung blessing ni Lord, kapag wala sa ayos yung buhay natin. Kaya nga, verse 26 muna ang sinabi eh. They were created into the image and likeness of God. So the very purpose of the enemy is to distort the image of God in our lives. To destroy, to erase our original identity in Christ. The original intention of God's creation in our lives. Kaya po, ang ginagawa ng kaaway, hindi niya kayang labanan ng Diyos. So ang ginagawa niya, yung mga mahal ng Diyos, dun siya umaatake. Di ba ganun yan? Hindi kanya kayang patumbahin ang kaaway, pero sino ang gagawa siya ng paraan para tumumba at para masaktan ka dahil dun sa mga taong mahal mo? Sino ang titirahin ng kaaway kung hindi kanya kayang patumbahin? Mga anak mo, asawa mo, mga malapit sa iyo. Ano pa ba yung mga bagay na malapit sa puso mo para maapektuhan ka, para tamaan ka, 'di ba? Para pagdudahan yung kayang gawin ng Diyos. No, doon pumapasok po 'yun eh. Kaya nga Satan's, no, yung Satan's yung scheme is to deceive, to destroy, to distort, to erase, to hide our real identity. Kasi pag nakita natin kung sino tayo sa harap ng Diyos, mga kapatid, no, hindi tayo matatakot sa ginagawa ng kaaway. We will be confident in every situation of our lives because the blessing of God is upon us. I remember Abraham, and God blessed him. God blessed Abraham, and then he multiplied. He was just one person. But when God blessed him, he became multitude. So yun po yung purpose ng Lord, na kapag naibalik po tayo doon sa original identity natin sa paggalika ng Diyos, no, tsaka po dadaloy yung pagpapala sa atin. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Alam niyo po ba, naalala niyo si Lucas? Continuation po ni Lucas, di ba? Yung ibon, di ba? Na si Rodel alias Lucas, di ba? Yung eagle, yung illustration ko po nung nakaraang Sunday, di ba? Ayan, sikat na naman si Rodel, eh, no? O, ayan. So yun po, di ba, naalala niyo si Lucas? Di ba, nakalipad si Lucas, yung agila? Ito pong agila na to, yung kaka-tune in lang, ito po yung agila, bibilisan ko lang, naipanganak po siya, napisa siya, nalimliman po siya kasi nahulog yung egg pa siya. Tapos nalimliman ng bibi. So lumaki siya ngayon, nakala niya bibi siya. Tapos yun nga, may nakita siya dun sa batisan, nakamukhang kamukha siya, nagtataka siya, tinignan na pumunta siya sa batis, sa tubig, nakita niya yung sarili niya, hindi niya kamukha yung mga kapatid niya at yung nakalakihan niyang nanay.
So hanggang doon na nakilala niya itong kaibigan niya na ito na isang agila na later on ito pala yung nanay niya. Then nagkita sila, tinuruan siyang lumipad, nakita ng mga kapatid niya. And then alam niyo kung anong nangyari sa kanya. No? Excited sila nung lumipad na siya. Tapos tuwan-tuwa yung mga kapatid niya, 'di ba? Grabe, nagawa mo 'yon. No, nagawa mo 'yon. Nakalipad ka, 'di ba? Sabi niya, kayo rin mga kapatid, kaya niyo rin 'yan. Pero ito yung masaklap. Ito yung masaklap, 'di ba? Lumipad na siya. No, nakalipad na siya ng mataas, nakaano na siya. Ito yung masaklap. No, pag-uwi niya, naglakad pa rin. 'Di ba? Kaya na niyang lumipad, pero naglakad pa rin. Imaginein mo 'yon. 'Di ba yung naiintindihan mo na yung identity mo, nakilala mo na kung sino ka, tapos bumalik ka pa rin dun sa dati. So there are believers, Christian, na ganun eh. Hindi ho, let us walk according to our new identity. Si Lucas ho, no, alias Rodel alias Lucas na agila na 'yan, no? Nag-enjoy, 'di ba? Nag-enjoy na lumipad eh. 'Di ba nung umuwi ba naman, naglakad ulit. 'Di ba? Ito ho ngayon, mga kapatid, tayo ho ay binibigyan ng kaunawaan at pagkakakilanlan kung sino tayo ayon sa paggalika ng Diyos sa atin. Pagkarinig po natin at pagkatapos po ng mensahe na ito, dun po tayo mabuhay dun sa bagong identity na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi na ho dun sa dati. Kaya kagaya ng song kanina, I am no longer slave of fear. I am a child of God. So fear will try to knock on your door again. But let your faith answer your fear. Di ba? Kakatok ulit yung takot, pero hayaan mo ang pananampalataya ang sumagot at magbukas ng pintuan na yan. When fear knocks at your door, let your faith answer it boldly. Amen? So, yun po yung pamumuhay that we will going to work, we will walk according to our new identity. So ngayon, kung hindi ka fruitful, kapatid, before, no, ngayon, kapatid, alam mo na yung disenyo ng Diyos sa'yo, you will be fruitful. Diba? You will excel. You will lead. Diba? Hello? You will subdue, you will rule. The authority of God is upon you. Yun po yung bago at yun po yung tunay na identity ng buhay natin. Yun po yung disenyo ng Diyos sa atin. You are not a loser, you are a winner. You are not a victim, you are victorious sons and daughters of God. Amen? Tandaan po natin, the enemy schemes is to deceive us. And he will plant things para mahulog po tayo ulit. But, as I said, in the first point kanina, we should know the source of our identity. The only way to know him is through his word and through experiencing him and walking according to his will. Kaya dito po kahit sa pandemic ngayon, in the Philippines and all over the world who are watching on live stream right now, your identity is not based on the achievements, on the failures that you have. Tandaan natin kapatid, yung identity natin ay nakabase kung sino ang lumikha sa atin at kung sino ang tumubos sa atin. Maaring yung buhay mo ay nagkasala, di ba? Maaring maraming pagkakasala at tumalikod ka sa Panginoon noong mga nakaraang mga panahon, di ba? Yung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, o sabihin na natin years ang nakaraan, kapatid. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ng Diyos. God is love. Kailangan lang nating manumbalik at bumalik at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos at humingi ng tawad sa Panginoon. God will going to restore back your identity. Amen? You are the sons and daughters. We are the sons and daughters of the King. Kaya, pangatlo, paano po tayo mananatili at paano tayo makakasigurado na tayo po ay makakalakad dun sa bagong identity natin? So, tingnan nyo ho, no? Dahil ito pong si Lucas, no? Umalis siya o nakalipad siya, pero sinamahan pa rin niya yung mga bibe. Kaya tingnan nyo ho, kahit nakalipad na siya, nagawa na niya yung, nasubukan na niya yung potential niya, nagawa na niya, pero dahil mali yung sinamahan niya, naglakad pa rin. Number three, be with the right people who will help you to grow in your identity. So, samahan mo yung tamang tao. Inan nyo yung agila, no? Nakalipad siya, tuwan-tuwa siya. Pero yun, nung pagbuwi niya, bumalik, naglakad pa rin. Kasi bakit? Eh, sinamahan pa rin niya yung mga bibi, eh. Diba? So, bibi pa rin. Nakalipad siya, yung potential niya, isa siyang agila, yun ang kanyang identity. Kaya lang, yung isip niya, pambibi pa rin. Kasi bakit? Mali ang sinamahan niya, eh. Kapag mali ang sasamahan mong tao,
pwedeng ma-distort at pwede kang bumalik dun sa lumang identity mo na malayo sa Panginoon. And that will limit you. That will stop you fulfilling. That will stop you na lumabas yung mga potential sa buhay mo. Kaya be with the right people who will help you to grow in your identity. Kasi bakit? Yung mga tao na yon, meron silang sasabihin that will affect you. People will going to speak words that will going to affect you, that will impact your life. Because the voice you believe will become the image you reflect. The voice you believe will become the image you reflect. Anong ibig sabihin po nun? Yung mga salita na pinapakinggan mo, na pinapaniwalaan mo, yun yung magiging image mo at yun yung ipoproject mo. The voice you believe will